Kumusta po mga makabagong bayani na OFWs? Una sa lahat, nais po namin kayong saluduhan sa lahat ng sakripisyo na ginagawa nyo para sa inyong pamilya at para sa ating bayan. Mahirap ang maging katulad nyo, malayo sa mahal sa buhay, nakikipagsapalaran sa ibang bansa para mas matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Kaya't ginagawa ng gobyerno ang lahat upang matugunan ang inyong pangangailangan at ang inyong mga hinaing. Meron po kaming nais na iparating na impormasyon sa inyo. Dahil ayaw ng gobyerno na kayo'y malinlang ng mga grupong ayaw sa kaunlaran at kapayapaan. Meron pong mas malala pa sa krisis na dala ng COVID-19 virus. Dahil ang virus na ito ay 50 taon nang sumisira sa bansang Pilipinas. At ito ay tinatawag na Communist Virus Disease na dulot ng teroristang CPP-NPA-NDF. Ang Communist Party of the Philippines ay siyang ulo ng organisasyon na taga-utos sa bawat gawain ng grupo. New People's Army ang espada ng organisasyon dahil sila ang armadong grupo na nanakot na hindi sumasang-ayon sa kanila at nangingikil sa mamamayang Pilipino. National Democratic Front ang legal front na siyang kalasag na dumidepensa sa anumang ilegal na gawain ng grupo at tagapag-ingay sa kalsada laban sa gobyerno. Dito napapaloob ang migrante, na isa sa legal front ng teroristang grupo. Sila ang lumilinlang sa mga kababayan nating nangingibang bansa. Sa paanong pamamaraan ba nila kayo na pagsasamantalahan? Isa sa paraan nila ay nakikipagtulungan sa non-government organization na nagkukunwaring tutulong sa bawat hinaing ng OFWs. Inoorganisa nila ang mga OFWs para maging miyembro ng mga party list tulad ng Migrante, International League of People's Struggle at iba pa. Layunin nilang makakuha ng financial support sa mga OFWs na siyang napupunta sa mga organisasyon sa Pilipinas gaya ng salupungan na pinanggagalingan ng mga New People's Army Child Warriors o kaya naman pinambibili ng armas ng NPA upang ipanglaban sa ating gobyerno. Ang aming mga binanggit ay isa lamang sa maraming pamamaraan na ginagawa ng mga grupo gaya ng Migrante at International League of People's Struggle upang pagsamantalahan kayong mga OFWs. Mag-ingat po tayo sa kanila. Maging matalino at mapanuri po tayo sa anumang organisasyon na nais nating samahan. Ang ating gobyerno ay handang tumugon sa inyong mga pangangailangan. Sa kabila ng iilang pagkukulang nito, mas maigi po na tayo ay magtulungan para sa inyong pag-uwi, mas maganda at maulad na Pilipinas ang inyong madadatnan para sa mas magandang kinabukasan ng ating mga minamahal sa buhay.